si Jairin Iyandol mula sa Bacolod Central Elementary School, Bacolod District, Division Loplano del Sur 2. Ako ang makakasama ninyo sa aralin ito. Kaya't ng pag-aaral na ito ay inyong kapapanabikan, lalo na't ito ay pupukaw sa inyong kaisipan at interest. Kaya naman, pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang papagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Bago po simulan ang aking aralin, subukin muna natin ang inyong galing sa pag-aaral na gagawin. Tingnan at suriin ang sumusunod na mga larawan. Pagsunod-sunurin ang wastong paraan sa paghuhugas ng kamay sa tulong ng mga larawan. Ito ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Una, basain at sabunin ng mabuti ang mga kamay sa malinis at dumadaloy na tubig. Pangalawa, kuskusin ang mga palad at likod ng mga kamay. Pangatlo, isa-isahing kuskusin ang mga daliri, lalo na ang mga pagitan nito. Kuskusin ang mga kuko at mga hinlalaki. Pang-apat, banlawan ng mabuti ang mga kamay sa malinis at dumadaloy na tubig. Magpatuloy tayo sa ating aralin. Ang paksa ng ating aralin ay pagkasusunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang bawat kwento ay binubuo ng mga sunod-sunod na pangyayari. Simula, gitna, at wakas. Ang pagsusunod-sunod ay naglalayon ding ipabatid sa mga mambabasa ang isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng mga impormasyon sa pamamaraang una. Sequential, hinapapalooban ng kwento ng pangyayaring magkakaugnay sa isa't isa. Ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng talambuhay ng isang tao. Halimbawa, una, pangalawa, noon, at ngayon. Pangalawa, chronological. Ang paksa nito ay ang tao o kung ano pamang bagay na inilahad sa isang paraan batay sa tiyak na variable. Halimbawa, edad, buwan, araw, at oras. Pangatlo, procedural. Tungkol sa seri ng gawain upang matamo ang inaasahang hangganan o resulta. Halimbawa, paraan ng paghuhugas ng kamay. Naintindihan mga bata? Ngayon, tunghayan natin ang kwento sa buhay ni Juan Tamad. Nang umibig si Juan Tamad. Kilalang kilala si Juan dahil sa kanyang katamaran. Problema siya ng ina dahil ubod siya ng tamad. Minsan ay pinabili siya ng alimango ng ina. Sa halip iuwi ang mga alimango, ay inutusan niyang maunang umuwi ang mga ito. Ang lahat ng bagay ay iniaasa ni Juan sa ina. Kailan ka pa magbabago? Hindi ka na bata, reklamo ng kanyang ina. Kahit ano ang sabihin ng ina ay baliwala sa tamad na binata. Hindi rin siya tumutulong sa pagtatrabaho sa bukid. Isang araw, may dumating na magandang dalaga sa lugar ni na Juan. Ludi ang pangalan niya. Taga Maynila si Ludi. Nalaman ni Juan na titira ito sa kapitbahay nila. Umibig ang binata sa dalagang lungsod. Kahit na sa lungsod lumaki ay masipag si Ludi.
Bago sumikat ang araw, ay nakapagwalis na ito ng bakuran ng kanyang tiyan. Napansin ng ina ang kakatuwang ikinikilos ni Juan. Alam niya na umiibig ang binata sa magandang dalaga. "May gusto ka kay Ludi, ano?" ang sabi ng ina sa anak. "Inay, magugustuhan kaya ako ni Ludi?" tanong ni Juan. Kapag nalaman niyang umod ka ng tamad, ay hindi kanya papansinin. Ayaw ng mga babae sa lalaking tamad. Pakli ng ina. Kinabahan si Juan. Hindi pa man siya nakapagsisimulang manligaw kay Ludi, ay wala na palang tsansa na imaibigan siya nito. Gulat na gulat ang ina ni Juan ng magising. Wala kasi sa higaan si Juan. Unang pagkakataong nangyari ito. Nasa bakuran si Juan. Nagsisibak ng panggatong. Ang bakuran ay malinis na mula sa nalaglag na mga dahon mula sa mga puno. Pumunta si Juan sa bukid. Tinulungan niya ang ina sa pag-aani ng tanim na palay. Masiglas siya at pumipito pa habang gumagawa. Napansin ni Ludi ang kasipagan ni Juan. Humanga ito sa binata. "Dati akong tamad, pero nagbago ako dahil sa iyo," pagtatapat ni Juan. Natuwa ang ina ni Juan. Alam niyang tuloy-tuloy na ang pagbabago ng binata. Iyon ang malaking nagawa ng pag-ibig sa kaniyang anak. At doon, nagtatapos ang kwento ni Juan Tamad. Handa ka na bang sagutin ang mga tanong matapos makinig sa kwento? Tara! Gawain 1. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, tungkol saan ang kwento? Pangalawa, bakit kilalang kilala si Juan? Ano-ano ang kaniyang mga katangian? Pangatlo, sino ang magandang dalagang dumating sa kanilang lugar? Pang-apat, paano nagbago ang ugali ni Juan? Gawain 2. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4 ang linya upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng mga larawan.